1993. Ito yung mga panahon na simple lang ang buhay ng mga kabataan. Hindi komplikado, wala pang Facebook, wala pang YouTube, wala pang smartphones, at kahit Enchanted Kingdom, wala pa. Napakasimple. Papasok sa school, tatambay, uuwi, kakain. At siyempre madalas, para mapag-relax, magsasalbak ng cassette tapes, higa at magmumuni-muni habang pinakikinggan ang paboritong banda. 1993, nabuo ang Rivermaya. Isa sa pinakamaimpluwensyang banda sa Pinoy alternative rock scene na namayagpag noong 90s band explosion kasabayan ng parokya ni Edgar at Eraserheads. Ito talaga ang sound trip ng mga batang 90s at hindi lang mga tiga 90s. Dahil kasabay ng paglabas ng CDs, MP3s, YouTube at hanggang Spotify ay namayagpag pa rin ang ating paboritong banda, ang Rivermaya. Pero bago ang lahat, ay maraming salamat nga po pala sa nag-like at nag-subscribe sa ating channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pakihit na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa new videos dito sa Pedro Files. 1993, isang gabi habang nakikinig ng radyo si Rico Blanco, ay meron itong narinig na announcement sa radyo. May bandang nagpapa-audition. Naghahanap ito ng keyboardist at rhythm guitarist. Piyuntahan niya ito kinabukasan at nag-audition. At nabuo na nga ang bandang Saga. Jesse Gonzalez, vocals. Kenneth Ilagan on guitars. Nathan Sarcon, bass. Romy Belayo, drums. At Rico Blanco on keyboards. Hindi nagtagal ay napalitan ang ibang miyembro ng banda. Ipinasok ni Nathan ang dating schoolmate na si Bamboo. Sumunod naman ang kanyang kababatang si Mark Escueta. At huling pumasok si Perfecto De Castro, na may-ari ng rehearsal studio kung saan sila ay nag-iensayo. Napagpasyahang din nilang i-disband ang Saga at magsimula ng bagong grupo at tabo na nga ang classic Rivermaya lineup. Bamboo Manyalak, vocals. Rico Blanco, keyboards. Nathan Sarcon, bass. Mark Escueta, drums. At Perf De Castro, guitars. November 1994 nang i-release ng banda ang kanilang self-titled debut album. Instant hit ang Ulan, 214, Awit ng Kabataan at Bring Me Down. Sa kalagitnaan ng newly found success ng banda ay umalis ang gitaristang si Perf De Castro sa Rivermaya. Nagbuo din siya ng sarili niyang banda na Tri-Axis. Sayang at maagang nawala si Perf De Castro sa Rivermaya. Pero nag-iwan naman siya ng markadong guitar solos. Ilan dito ay ang guitar solo ng Awit ng Kabataan. At guitar solo ng 214. Sa paglisan ni Perf De Castro ay si Rico Blanco na ang tumayong gitarista ng grupo. Habang ang kaibigan naman ni Nathan na si Jay John Valencia ang madalas sumesyon sa kanila kapag kailangan ng additional guitars sa mga live shows. Trip, ang pangalawang album ng Rivermaya na inalabas noong taong 1996. Kapaloob sa album na to ang mga kantang Kisap Mata, Himala at Panahon na Naman featuring Rico Blanco on vocals. Atomic Bomb, ang third album ng Rivermaya na inilabas noong January 31, 1997. Sa sobrang kasikatan na nga ng Rivermaya, ay nababalitang umabot na ito sa gold status bago pa man ito lumabas sa mga record stores dahil sa dami ng order na natanggap nila. Naglabas ang BMG ng 25,000 copies para masuplayan ang demands ng mga record stores na napabalita ding sold out agad pagkatapos ng mga ilang araw. Meron itong 16 tracks under BMG Record Pilipinas
Kasama dito ang hinahanap-hanap kita. Umagat sa kabisa, bawat minutong lumilipas. LSC, If at Kung Ayaw Mo, Huwag Mo. Sa album na Atomic Bomb, mapapansin na mas nagkaroon ng partisipasyon sa songwriting si Nathan Asarcon. Although co-writer naman ni Rico si Nathan sa song na Ulan, Sunog at Is It Sunny Where Are You sa una nilang dalawang album, ay dito sa Atomic Bomb ay mas napakita talaga ni Nathan ang kanyang talento sa pagsulat ng kanta. Siya ang sumulat sa mga kantang Saturday, Bakit Ako, T42, Luha, at ang paborito nating balad na If. If I could choose to live my life. Dito na nagsimula magpasok ng mas maraming kanta si Nathan na magpapatuloy pa sa mga susunod nilang mga albums. Dumating ang taong 1998, kalagitnaan ng kasikatan ng Rivermaya. Nagkaroon ng mga tours ang banda sa US at Canada. Dito ay nagdesisyon na si Bamboo na magpaiwan sa US kasama ang kanyang pamilya. Ang huling tugtog ni Bamboo kasama ang Rivermaya ay noong October 10, 1998 sa Oakland, California. Nagpatuloy ang Rivermaya at si Rico na rin ang tumayong lead singer ng banda. Inalabas nila noong February 16, 1999 ang kanilang fourth studio album na It's Not Easy Being Green. Sumikat dito ang mga kantang Nervyoso. Shattered Like at Rodeo. Noong August 30, 2000 ay inirelease na ng banda ang kanilang fifth studio album na Free. Literal na libre itong pinamimigay sa kanilang mga live shows at sa internet. Ito din ang kinilalang Album of the Year ng NU Rock Awards 2000. April 2001, umalis na si Nathan sa banda at naiwan na lang sina Rico Blanco at Mark Escueta. Ito na ang panahon na magkakaroon na ng mga bagong miyembro ang Rivermaya. Si Jap Sergio ng bandang Daydream Cycle ang naunang pumasok sa banda at kasamang nagbuo ng Alab ng Puso EP, kung saan ginamit na OST ng pelikula ni Robin Padilla na Buhay Kamao. May 2001 ay kinuha ng banda ang mga guitar heroes na sina Victor Kakoy Legaspi at Mike Elgar. Dahil sa dalawa na ang gitarista ng banda, ay mas nakapag-focus si Rico bilang lead singer ng Rivermaya. Tuloy ang Ligaya, ang pang-anim na studio album ng Rivermaya, na inilabas noong October 24, 2001 under Viva Records. Nandito ang Umaaraw, Umuulan at Huwag na Init Ulo, Baby. Andito din ang mga kantang Karayom at Desperado na si Mike Elgar ang sumulat at kumanta. October 22, 2003, inalabas na ang pangpitong studio album ng Rivermaya na Between the Stars and Waves. Sumikat dito ang mga kantang I Love to Share, Sunday Driving, Table for Two, Bali Song, at Two for One. In 2004, ay nagpaalam na si Kakoy Legaspi sa Rivermaya. February 5, 2005 ay nanalong Favorite Artist of the Philippines ang Rivermaya sa MTV Asia Awards 2005. 2005 din ang ilabas ng banda ang You'll Be Safe Here EP na ginamit na OST sa TV show ng ABS-CBN na Spirits. Kasama din sa EP ang Liwanag sa Dilim, na ginamit naman sa commercial jingle ng Pepsi at LBC Express. Sa sumunod na 2006 MTV Asia Awards, ay inanyayahan ang Rivermaya para tugtugin ang You'll Be Safe Here. Close your eyes, number 1 sa Philippine charts ang You'll Be Safe Here, na umabot pa ang kasikatan nito sa iba't iba pang parte ng Asia at umabot din hanggang Europa. Year 2006, inilabas ang Rivermaya Greatest Hits Album at sinundan naman ito ng album na Isang Ugat, Isang Dugo,
tribute album nila sa mga naunang OPM icons tulad nila Joey Ayala, Woods, Identity Crisis, The Jerks at madami pa. Lahat ay covers, except sa kantang Isang Bandila na ginamit sa News and Current Affairs show ng ABS-CBN na Bandila. Isang Bandila. Guest din sa album sina Kichi Nadal, additional vocal sa kantang Ilog, Raymond Marasigan, additional vocal sa Inosente Lang Ang Nagtataka. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. At Junji Lerma, additional guitars para sa Sumigaw Umawit Ka. May 24, 2007 ay opisyal na nagpaalam si Rico Blanco sa Rivermaya. Marami ang haka-haka na magwawatak-watak na daw ang banda ng bayan. Pero ito naman ay itinanggi ng banda at ng management ito. Pagkus ay nag-release ng single ang banda na Sayang. At napili din ang Rivermaya na gumawa ng bagong theme song para sa Studio 23. Ito ay ang Sumigaw. Migaw, tumingin, kung saan ka nang galing. Dahil dito, nabuo ang Bagong Liwanag EP na inirelease noong August 11, 2007. Sa paghahanap ng bagong vocalist ay nagkaroon din ang Rivermaya ng televised audition sa Studio 23 na pinamagatang Bagong Liwanag. Bukod sa tatlong natitirang Rivermaya members, ay main judge din ang manager nilang si Lisa Nakpil, Francis Reyes ng The Dawn at Razorback bassist Louis Talan. October 24, 2007 ay napili si Jason Fernandez na new member ng Rivermaya. January 21, 2008, inilabas ang pang-siyam na studio album ng Rivermaya. Career single nito ang Sugal ng Kapalaran. Paano kung hindi na makamit ang pangarap? Maskara, Sleep at Ligawan Stage. Sa panahong ito ay nagpaalam na din sila sa manager-director na si Kito Ronyo. Year 2009 ay inirelease nila ang album na Closest Thing to Heaven with the career single na Dangal. August 28, 2011 ay nagpaalam na si Jason Fernandez sa banda pagkatapos ng 4 na taon. Sumunod naman ay nagpaalam na din si Jap Serio noong November 2012 para ipursue ang banda niyang Peso Movement. March 19, 2013 nang ilabas ng Rivermaya ang kanilang panglabing isang album, ang Panatang Makabanda. Ito ang unang album featuring Ryan Peralta on drums at Norby David on bass and vocals. Noong January 9, 2016 ay nangyari na ang pinakahihintay ng madaming fans. Nagkaroon ng secret mini semi-reunion. Ang original members na sina Rico Blanco, Ferb De Castro, Nathan Asarcon at Mark Escueta na ginanap sa 19 East. Napabalita rin na inimbitahan nila si Bamboo. Ngunit nagkataon na wala raw sa bansa ang original lead singer ng Rivermaya. March 6, 2016 ay nagpaalam na si Norby David sa banda. Halinhina naman sa pag-session ang dating bassist na si Jap Serio at Nathan Asarcon para punan ang iniwang pwesto ni Norby David sa mga live shows. Hindi rin nagtagal ay nagpasya na rin si Nathan na bumalik sa grupo full-time after 15 years. September 15, 2017 nang ilabas ang album na Sa Kabila ng Lahat, Under Star Music, recorded sa Tower of Doom, produced by Rivermaya and Jap Serio. Sa dinami-dami ng hit songs, gold records at sold-out concerts ay hindi na nga mabubura ang markang inilagay ng Rivermaya sa mundo ng original Filipino music. Maraming salamat sa banda ng bayan, maraming salamat sa Rivermaya. Ikaw, anong pinakapaboritong Rivermaya song mo? Paki-comment na lang sa iba ba? At hanggang sa muli, paalam!